channel pagkatapos natin mapanood nyo po yung part 1 when I mentioned Tokyo, part 2 Rewind, and part 3 A Family of Two ni Mega Sharon Coneta. Isa rin po ako Sharonian, and ni Alden Richards, kasama dyan sina Jackie Lublanco at si Miles Ocampo na nagwagi bilang Best Supporting Actress. At bakit nga ba siya nagwagi? Pakinggan nyo to. Plus points ng A Family of Two, maganda rin ang plot ng kwento tungkol sa relasyon ng mag-ina na for the longest time, nasimula na mawala o mamatay yung asawa ni Sharon Coneta sa movie, talagang inaruga na niya ang karakter ni Alden Richards na talaga namang ultimong pagbihis, pagbibigay ng mga susot na damit at laging pagbibigay ng baon sa pinapasukan trabawa ay ginagawa ni Sharon, na ang karakter ni Sharon, ang pagkarakterization dito ng sumulat na sina Mel Mendoza del Rosario at direksyon ni Noel Crisostomo Naval, eh talaga namang pinaikot dun sa karakter lang ni Sharon na nagluluto lang siya na nagluluto at nagagarden lang siya na nagagarden. Sabi nga nung karakter ni Jackie Lublanco na kapitbahay ni Sharon na wala nang ginawa kundi mag-jogging at mag-zumba. Ay wala nang nahilo na nahilo yung mga pananim ni Sharon, kabubunot, kalilipat, katatanim. But doon sa doon yon siguro mga halos kalahati ng pelikula tumutok sa ganon, pati doon sa klase ng trabaho ni Alden na isang nasa coffee something sila company, na magpo-put up sila ng coffee shop, and then na-promote siya, dadalhin siya sa abroad, pero nagkaroon nga ng conflict kasi parang hindi niya maiwan-iwanan ang kanyang nanay na merong hindi niya maisasama sa abroad kasi may sakit na may kinalaman sa pagsakay sa eroplano. Though nagkaroon sila ng relasyon ni Miles Ocampo na ang pangarap ay very napaka-liberal na babae, pero ang pangarap niya talaga bilang siya ay produkto din ng pamilyang nanay niya lang yung umarga na malayo pa sila sa isa't isa, makapag-establish ng kanyang sarili. But since na-involve siya dun sa karakter ni Alden Richards, nag-adjust siya. At doon na ipakita ni Miles ang kanyang galing, kung paanong sinuportahan ng karakter, kung paano naging very supportive yung karakter niya. Yung pagkaka-interpret niya doon sa role niya na career woman siya, liberal-minded siya, and yet nagmamahal siya sa isang lalaki na mapagmahal sa isang ina. Ang ganda, ang sarap panuurin. Kaya very deserving talaga si Miles doon, kasi talagang nadala niya, napakita niya sa mga manonood yung kasimplihan ng role, and yet ang tama talagang tumatagos. And then sa karakter ni Sharon nga, balikan ko yung karakter ni Sharon, na ang pagkalarawan is medyo OA, kaya naman nakita rin natin yung OA part or OA acting ni Sharon Coneta. But kung nabantayan siguro si Sharon sa ilang moments or sa ilang aspeto ng movie, like yung makeup, kasi hindi talaga siya nagmukhang na alam mo yung simpleng nanay na nagpapalaki ng anak, plus lagi siyang nakaalahas. Although nung umpisa medyo nababother kami kung bakit lagi yung suot-suot yung kwintas, yun pala, may kinalaman yun dun sa pagre-remind sa kanya na yun yung alaala niya dun sa kanyang yumaong asawa na tatay ni Alden. Yeah. Tapos, yun nga, sabi ko nga, yung costume design or yung costume. Kasi, mga branded ang suot ng lola mo. Hindi naman yata ganun kalaki ang kinikita doon ni Alden Richards. Para wala katotohanan naman yung mga ganun na ang mga suot niya, mga sinusuot niya, alam mo naman, Sharon Coneta, hindi okay eh. Mga branded na hindi lang ako marunong magpangalan kung ano-ano yun, pero alatang halata mong mamahalin. So, diba, parang ang layo doon sa characterization na pinoportray niya bilang isang very doting and very loving and supporting mother, na parang kulang na lang maging bonding itong si Alden. And sa parte naman ni Alden, well, nakulangan kami sa kanya kasi parang nakikita lang namin siyang, alam mo yung parang sa ilong lumalabas yung paraan niya ng pag-arte. Na kung ikukumpara namin doon sa huling pelikulang ginawa niya kasama niya si Julia Montes, ang galing-galing ni Alden Richards doon. Oo, kasi parang feel na feel mo talaga siyang may minamahal siya. Dito, naramdaman namin in some scenes yung klase ng pagmamahal niya kay Sharon Coneta. Pero basta parang may kulang doon sa relationship nila bilang magnanay. And late na lang pinakita sa movie yung pag-develop ng character ni Sharon, na ang inahala pala niya ay hindi isang lalaki na supposedly, kasi nagpo-propose na sa kanya si Tonton Gutierrez na nakilala niya online, no, sa pamamagitan nga ni
ni Alden na na biglang nag-shift din yung sa pagiging OA yung karakter na bilang anak na gusto niyang magkaroon ng partner ang nanay niya, and yet siya yung masyadong mabusisi sa pagpipili ng mga lalaking maano niya, kumbaga ini-screen para sa nanay niya. Pero hindi pala yun ang kailangan ng hinahanap ng karakter ni Sharon, kundi yung kanyang self-esteem, yung kanyang tama dun sa isang eksena dun na sinasabi ni Tonto na baka hindi mo nakikita yung value mo na katulad ng pagkakakita namin sa kung ano ka at kung sino ka, something like that. Doon pinakita doon kasi nag-aral si Sharon, graduate, and pinagmalaki nga ng isang Alden Richards. So, yun nga, maganda yung kwento, meron din siyang OFW touch, and yung support nga na sinasabi ko sa mga kasama nila, particular nga ni Miles Ocampo, napakahusay, and maganda yung humor, oh, di ba, may comedy portion din yung movie, maganda yung kwento, sabi namin sa inyo, at ang maganda yung naging resolution sa ending na yun na nga na si Sharon bilang isang ina ay isa pa rin siyang tao, isa pa rin siyang babae na may sariling kakayahan at may sariling, alam mo, yung pangarap sa buhay. Ang mga minus points na nakita naman namin, yun na nga, medyo OA yung characterization, hindi nga maganda yung costume design, medyo sa umpisa mabagal yung facing ng pagpapakita o pag-establish yung relationship ng mag-ina, and yon, dahil doon natagalan yung pag-establish ng mga characters, kaya hindi para sa amin, hindi na buo yung karakter ni Alden Richards para kahit papano siguro ma-recognize siya bilang isang mahusay or mapalinya man lang sa mga nominado bilang best actor sana. O diba? Mga ganun na nakita namin sa Family of Two. But still, sabi natin, pang-festival quality pa rin yung pelikula. Masaya pa rin siya. May feel-good moment. And of course, dahil Sharon Cuneta yan, maayos pa rin. At hindi talaga siya maituturing na isa sa mga pelikula ni Sharon na sasabihin mong madaling kalimutan, di ba? And sini ko ang producer, and na siya nagbigay sa atin ng Family Matters. Kumpara ko, pardon my expression here, kumpara natin sa Family Matters na mas buo ang pagkakalahad ng kwento, mas syempre sa maraming aspeto mas angat yung Family Matters para sa amin. Pero this is not a bad movie. Hindi ito yung pasasabi mong malayo naman din sa comparison. Okay? Ako po ang inyong lingkod, si Papa Abera Balambet Nabus. Nagpapasalamat sa ating lahat.